So ayun, good day mga bro, no? Ayan, so sa araw na to, pag-aaralan natin ang pulsar na to. Kung paano ba siya gumagana, paano ba siya i-testing. Ayan, so alam nyo bang napakahalaga ng pulsar na to sa ating mga motor? Dahil hindi aandar ang motor kung wala yan. So, papaliwanag muna natin kung paano ba siya gumagana, no? Importante kasi ito mga bro, talagang pag ito nawala, nako, yari tayo, wala tayong kuryente sa motor. Ayan, so aralin muna natin kung paano ba siya gumagana. Tsaka mamaya kung paano siya testing. Ayan, para malaman nyo. So dito, makikita nyo yung illustration natin. Meron tayong flywheel o magneto, yung bilog. Ayan. So meron din tayong stator, syempre. Para mas makita nyo. So ayan, flywheel, magneto natin. At yan yung ating pulsar coil, syempre. Yan yun, yung hawak natin. At nandiyan yung CDI. So gumamit ako ng 4-pin dito mga bro, yung mga ito yung ano, pagsusi mo, si battery ang magpapagana sa kanya or si regulator. So ayan, di ba? So meron din tayong ignition coil para mas malinaw, spark plug cup at yung spark plug mismo. So yung nakikita niyo yung drawing sa baba ng spark plug ay kuryente lang 'yan. So paano nga ba siya gumagana? Paano nga ba gumagana tong pulsar coil na ito? Ayan. So makikita niyo, merong metal sa gitna, di ba? Ayan, so, ganito kasi mga bro, umpisa natin, no? So, meron magneto. Ayan, yung bakal na yan. So, ito si CDI natin. Ayan, so pag susi mo, papasok yung 12 volts dyan, diba? Pag susi mo ganyan, papasok yung 12 volts, galing susian, galing sa battery. So, naka-standby na, no? Ayan, no? Sulatan ko na lang ng 12 volts. DC, syempre. Ayan, so pag susi mo dyan, masusupply ng 12 volts yan. Automatic, magcha-charge yung CDI mo. Kasi nga, capacitor discharge ignition, di ba? Stands for CDI na yan. So, may kuryente na yan. Ngayon, hindi agad-agad lalabas yung kuryente na yon papunta dito sa ignition coil mo. So, paano siya lalabas? Ayan, paano lalabas? Kailangan mo ng input trigger or pulsar. Ayan, so manggagaling yan dito sa pulsar coil natin. So, paano yon? Pag ikot kasi ng magneto natin, tatapat itong bakal ng magneto dun sa... Ayan o, ayan. Pag ikot kasi niyan, yung magneto na yan, so makikita nyo may umbok dyan na bakal na naka-built-in sa magneto. Yung umbok nun, every time na iikot at tatapat sa ating pulsar coil, saka lang siya maglalabas. Ito. Dito siya tumatapat. Ayan, yung bilog na yan. So, demagnet kasi yan. Kahit ano, pag tumapat dyan, talagang magpuproduce siya. Ayan, kukumuha ako ng parang maliit na bakal. Ayan. So magnet na, may magnet yan sa coil sa ilalim. So yan. So every time na tumatapat, naglalabas ngayon yung yan. Single wire kasi itong pulsar na itong mga bro. So yung pinagtutornilyuhan is ground na yan, automatic. At yung may maliit na hinang doon na kuntil, is dyan yung galing yung wire. Na kung sa Honda ay blue-white. Ayan. So yan, single wire lang itong gamit natin. Ayan. Ayan o, pansin nyo, diba? So, wala lang wire, pero matitesting pa rin natin kahit walang wire yan. Or kahit nasa ilalim ng crankcase natin yan at wala tayong bubuksan sa crankcase, pwede nating matesting kung gumagana pa ba yung pulsar na yan. Susundan lang natin yung color coding ng wire ng mga pulsar. So, in my case, ang gamit ko dyan ay single wire na pulsar. So, ganun lang siya gumagana, mga bro, no? Pulsar lang talaga siya. Every time na tumatapat lang yung bakal ng magneto, naglalabas naman siya ng output. Yan. So, yun lang. Yun yung papunta dyan sa ating ano, pulsar ng CDI. AC or DC CDI. Ayan. So, yan. Para ilabas niya yung kuryente, syempre. Ganun lang naman. Ganun lang naman siya kadaling intindihin. So, sa makatuwid, standby yung supply ng 12 volts. Standby lang siya sa CDI. Para lang, ano. Yan. Tsaka siya maglalabas ng kuryente dyan. Ayan. Imagine nyo na lang yung ano kasi, yung sa may combustion chamber natin, sa may makina natin, di ba? Pag ano, ayan. So, ganyan. Ganyan lang naman. Tindihin nyo na lang mga bro. Ulit-ulitin nyo na lang tong video kung hindi nyo siya masyadong magets. So, ganyan lang. Umikot. Kukuha siya ng, ano dyan? Pulso. Pag natapat, magpuproduce si pulsar. Ganyan lang naman siya. Ayan. Hindi nyo lang, papasok. Ganun. Ayan. So, mahalaga na talagang malaman nyo to mga bro dahil
ang pulsar ay ang isa sa mga buhay ng ating mga motor. Ayan. Ayun. So, huwag niyong i-skip tong video mga bro dahil mahalaga to, no? So, ayan. Ganito kasi yan, pagbaba ng piston, no? Pagbaba ng piston at pag-akyat niya, compression stroke, di ba? Yun yung, ano, yun yung time na nakasara yung intake at exhaust valve natin, yung dalawang balbula na yun sa combustion chamber natin. Once na nakasara yun, compression stroke yun. Yun na yun. Pag-akyat na mismo, yun na yun. Kailangan magbato ni pulsar natin. Pag-ikot ng magneto, pagtapat na dyan, yun na yung timing na pagbabato siya ng kuryente para sunugin yung air and fuel mixture sa atin kasi nakasara yung dalawang balbula dun. So, masusunog yun. So, pagkasunog yun, syempre, may apat na element, yung intake, compression, combustion, at exhaust. So, sa combustion siya, no? Yung combustion stage na yun, dun na yung may kuryente dapat. Dun lang dapat maglabas sa CDI na manggagaling kay pulsar ang signal para ibato doon sa ating combustion na kung saan pinapataas na ignition coil, no? Yung ano natin, kuryente. So, yun lang naman ang pinakatrabaho ni pulsar coil natin, mga bro. So, hindi na natin kailangang pahirapan yung sarili natin na intindihin yung pinakatrabaho niya. Dahil ganun lang naman ang pinaka main. So, gagamit tayo ng metal dito, no, para matesting na natin. At ang ating magic LED. Ayan. So, saan nga ba pwedeng makakuha ng mga ganitong LED, mga bro? Sa mga sirang ano yan? Mga sirang charger, ganun. Basta lahat ng may mga unit na may mga LED indicator. Ayan. So, kahit alin dun, pwede kayong gumamit. So, sa kaso ko, ito yung gamit ko ngayon. Ang gagawin ko lang, dahil single wire itong gamit ko, so, automatic ground yung metal part, yung pinagtutornilyuhan. At yung nakikita yung maliit na kuntil doon, dyan nakahinang yung wire. Sa ngayon, wala yung wire kasi. Para mas madali nating matesting. So, kahit magkabaligtaran yan mga bro, walang problema. No, importante, mailagay nyo yung dalawang paa. Tapos, pagkalagay nyo, kunin yung bakal. Ayan, oh. Kita nyo? Kita nyo? Ayan, oh. Tuwing hinuhugot ko yung metal na tinatapat ko dun sa kung saan tumatapat yung magneto, naglalabas siya ng ilaw, di ba? Meaning, okay yung pulsar natin. So, dyan pa lang, malalaman mo na okay siya. Yon. So, bakit LED nga ba ang ginamit natin? Hindi kasi pwede ang test light, mga bro. Hindi kakayanin. Dahil maliit lang naman na voltahe ang nilalabas ng pulsar natin para lang, ano, kasi trigger lang naman siya ng CDI, eh. So, hindi niya kailangan ng mataas na voltahe. So, mababa lang yan. Sapat na para pailawin yung LED na gamit natin. At the same time, syempre, malalaman natin na good siya. Ayun. Ang tanong naman yan, paano naman yan, bro, kung sakasakaling, ano, paano ko naman matetesting, eh, nasa loob yung, ano, ko, pulsar ko, buo lang naman buksan ko pa. Diba, syempre, diba, kanibawa, nasa daan ka, bigla kang natirikan. Paano malalaman? O, so, yung gawin mo lang, mahalaga na malaman mo kung ano yung wire ng pulsar mo. So, sa mga Honda, is blue-white, at ang ground niyan ay green. So, ang gawin mo, buksan mo yung ano mo, kaha mo, or kung naka-TMX ka, titignan mo lang yung kulay na yun at ilalagay mo lang yung dalawang paa ng LED na yun dun sa wire. So, hindi mo na kailangan buksan. Ngayon, pagkalagay mo, ang gagawin mo, syempre, wala ka namang bakal na pang ano dyan. So, gagamitin mo yung magneto. So, ang gagawin mo is ikikik mo siya. Pagka-kick mo, dun mo malalaman kung maglalabas ba si pulsar mo ng ilaw dun sa connection ng wire ng pulsar. Ayun. So, ganun lang kadali, mga bro. Ilalagay nyo lang yan. Pag umilaw, gaya ng nakikita nyo sa video, ganyan, umilaw siyang ganyan, eh, wala kang problema. Good yun. Diba? Kasi, halimbawa, nawalan kayo ng kuryente sa daan, bumiyahe kayo, long ride. Diba? O, naka-battery operated CDI ka, halimbawa. O, diba? Tapos, syempre, may test light ka namang dala, or ano, diba? Naka-voltmeter ka, makikita mo yung battery mo, good naman. So, dito pa lang, malalaman mo na agad kung sira ba si pulsar, diba? So, dito pa lang may idea ka na okay siya, diba? So, ang gagawin, magbaon lang ng LED na ganyan, ilagay dun sa color coding connection ng pulsar mo, which is blue, white, and green, kung sa Honda. Ayan. At sipaan. I-kick mo or i-push start mo para umikot ang magneto. Ayun. So, ganun lang, mga bro. Ito lang ang kailangan nyo, no? Ito lang ang kailangan nyo sa long ride. Malalaman nyo na kung sira yung pulsar nyo. So, dito pinakita ko lang kasi ng actual para alam nyo rin. So, pwede pa tayong gumamit ng ano dyan, analog or digital tester.
Ayun, so pag sa analog naman ang gamit natin, ilagay nyo lang sa resistance. Pwedeng times 10, pwedeng times 100, ganun. So resistance reading tayo. Ito yung pinaka-accurate mga bro na pag-re-reading sa natin, pulse bit. Dahil dito natin malalaman yung condition niya, no? Aside from dun sa LED. Ayun, no? Kita nyo. Pag pumalo siya, nagka-resistance, papalo, ayun, mga nasa 160 ata yan. Yan, 60 ohms. So good yan, mga bro. Good yan. O, pag sa digital, syempre, lagay nyo rin sa resistance, automatic na yan. So ito, gagawin ko to ng review, itong ano natin na to. Binabaon ko yan, mga bro, lagi sa biyahe. So maganda yung tester na yan. Maganda to. Ayan, so ilaw ko na lang para mas malinaw. Makita nyo yung resistance reading ng pulser natin. So ito yung iba't ibang paraan, mga bro, na pag-testing ng pulser. Para hindi natin huhulaan kung sira ba siya, di ba? At madali mong matutrouble yung motor mo. Kung sakasakaling nawalan ka ng kuryente, malalaman mo kung sa wiring ba or mismong unit ba ng pulser ang sira or sa stator ba or kung saan, di ba? So dito pa lang, ligtas ka na sa pulser mo. So tingnan natin, 166 po, tama nga, 166 ang range niya, 160 to 166. So sa ganyang resistance reading mga bro is okay na okay yan dahil dry type stator tayo. Dry type yan, sa SYM kasi yan galing. Or kung alam, SYM 100 or sa mga Wave 100, pareho lang yun. So, ang good reading kasi ng mga pulser is nasa 120 hanggang 200 ohms dry type. Sa mga wet type naman, or mga nababasa ng langis yung stator at pulser is mga 250. Ganyan, sa mga TMX Alpha, ganyan. So, yun yung mga good reading. Huwag lang bababa dun sa mga range na nabanggit ng sobra. So, ito lang, diba mga bro? Ulitin natin. So salamat mga bro, no? Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan. Salamat sa inyong lahat. Thank you. God bless.